guys, good morning. So welcome po ulit sa aking channel. So this is Lynn Malacay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. So today, ang isishare ko naman po sa inyo ay ang kwarto ng aming ate, yung aking anak na eldest. So ito na, inumpisahan ng gawin yung kanyang kwarto. So samahan niyo po akong tapusin ang aking video na ito, so para makita niyo yung maliit na kwarto ng aking anak. So don't forget po to like and subscribe to my channel, and don't forget po to click the red button for notification of my upcoming video. So tara, panoorin po natin ang kwarto ng aking ate. Kwarto ng aming ate, ng aking anak na eldest. So mag-isa siya dito natutulog. So ayan, nag-decide na rin siya na ipaayos kasi nga wala rin tong kesame. So ayan yung kanyang cabinet, ito yung kanyang cabinet na damit na ginawa ng kanyang tatay. So ayan, inumpisa nito kahapon ng mister ko, so ibablog ko sana ito kahapon kaya lang pagod na ako. So ayan yung kanyang kesame, kasama yan doon sa 9,000. Sa 9,000 na binili kong plywood. So ayan, kasama doon siya doon sa 9,000. And then yung kanyang pintura, ayan, medyo kinapos lang pero may nakuha pa mister ko na gamit doon sa 1,800 na binili kong pintura. So, hindi ko alam kung ilang square meter to, tong kwarto na to ng aking anak. So, ayan. Ayan, guys. So, kasi yung bili doon sa plywood, o doon sa plywood tabla na ginamit ng star ko, Marinyan. So, parang sayang kung putol-putol. So, buo na, sinama ko na yon para makatipid, para hindi masayang, sinama ko na pa dito sa anak ko. Kaya inabot siya ng 9,000 plus. And then, ayan, wala pa siyang pinto din. Ayan. Then, ito yung kanyang bintana. Ayan, madumi pa rin yung kurtina kasi nga ginagawa, guys. So, ayan, guys, yung kanyang bintana. Yung likodan niyan, aming kusina, ayan. So, maganda nga sana kung maiusog doon para na makilaki ka, so wala nang budget. Kaya, iyan. Dito rin ilalagay yung kanyang aircon kasi nag-decide siya na gusto niya magka-aircon. Mag-share na lang daw siya sa akin sa kuryente. So, iyan. Napakaliit lang ng kwarto ng aming ate. Yeah, she's working. Mga 3 years na siguro siya nagtatrabaho. So, iyan yung kanyang kama. Yan, mag-isa lang din yung mister ko na gumagawa dito kasi nagwo-work ako. So guys, ito yung labas ng aming kwarto. Ito yung ni-renovate ng kwarto namin. So hindi na rin napinturahan tong door na to. So ito yung pinaka-labas ng kwarto ng namin. Ayan, dito kami nagsasampay. So ito, kasama na rin to dun sa malalagyan ng kesame. Kasama siya dun sa 9,000. Ayan. Bibili na lang daw ako ng konting kahoy. So, yan. Yan yung kwarto ng aming ate. Yan. Dito naman yung aming hagdanan. So, yun, guys. So, guys, ayan. Medyo makalat dito sa aming ibaba kasi ginagawa nga yung kwarto ng aming ate. So, kahapon, sinumahan ko siya sa SM. So, bumili rin siya ng kanyang aircon. So, yung aking aircon nga is American Home Window Type Inverter 1.5 horsepower worth 29,500 something ganon. So yung kinuha rin ng anak ko is American Home 1 horsepower, bali nagkakalaga siya ng, so ito pa yung resibo kasi hindi pa namin siya napipick up kasi out of stock. So parang isang linggo pa na out of stock ang American Home sa SM. So, wala siyang stock sa ano kasi naubos daw dahil nag-sale nga sila. So, parang bumalik kami uli ng anak ko para, kasi dapat 1 horsepower yung kukunin ko. So, wala nga raw stock. So, parang sabi nung ano, magdagdag na lang daw ako konti, 1.5
5 horsepower na. So, yun nga, wala pa rin silang stock, hindi pa rin nasusuplayan ng American Home. So, iyan, nabayaran na, ano na namin, na-settle na namin yung bayarin. So, wala pa rin. So, 1 horsepower, nakakalaga siya ng 25,195 pesos. So, ilang gabi na namin siyang ginagamit yung American Home na 1.5 horsepower. So, malamig siya talaga. So, wala pa naman akong problema. Hindi ko pa siya ma-detalye sa inyo kung maganda ba siya or ano. So far, smooth naman. Wala pa akong nagiging problema sa kanya ng ilang days pa lang na ginagamit. So, sana magandang brand siya. Kasi, may mga nag-comment din naman sa akin na magandang brand din naman yung American Home. So, yun yung kinuha nung anak ko din na nag-decide na rin na paayos yung kanyang kwarto. So, I hope na subaybayan niyo yung pagpapaayos na ginagawa ng anak ko para makita niyo yung mga budget tips, mga ano. Kasi, yung nabili namin mga materials, talagang tipid yun, pero matibay naman. Talagang pinag-inayos nung pinupit-kumpit nung asawa ko. So, yan guys, inverter na aircon ngayon binili namin. Kasi yun talaga yung mga sinadya sa akin na dapat inverter aircon yung gamitin. So ngayon, yung huling bayad ko ng kuryente is almost 1,300. So hindi ko alam kung ilan yung madadagdag doon sa kuryente namin na ginamit namin yung inverter na aircon na American Home. So may nabasa naman ako mga comment na maganda sa American Home na matipid sa kuryente. Meron din namang hindi magandang comment kasi yung ibang leading brand naman na aircon, kagaya doon sa work ko, ginagamit doon leading brand. Pero parang hindi naman siya malamig. Parang kahit na matagal na bukas, maliit lang ng kwarto namin doon sa work, maliit naman yung kanyang floor area na ginagamit. 1.5 horsepower pa siya. Hindi siya lumalamig ng ganun. And then, yung sa kapatid ko rin naman, leading brand din siya, pero ng aircon, split type, parang wala pang 1 year, nasira na rin. So, ang American Home kasi, parang US made yung kanyang mga part, then, nasemble na lang dito sa Philippines, or China, sabi nung binila namin. So, local brand din siya, kasama rin siya ng mga local brand dito sa Philippines. So, yung ibang leading brand naman, parang may mga comment din na hindi malakas lumamig, parang matagal lumamig. So, try natin na yung local brand. May mga local brand din naman kasi na maganda ang kanilang tawag dito yung kanilang pagpo-produce ng lamig. So guys, kasi bago ako talaga bumili ng aircon, nag-search ako sa internet, nag-search ako sa mga online na nagbebenta. Parang halos lahat ngayon ng mga non-inverter, ang daming nagbebenta. Parang kabibili lang nila, binebenta nila. Siguro dahil nga dun sa kuryente or hindi ko alam kung ano yung dahilan nila kung ba't nila ibinibenta. Parang kabibili pa lang binibenta na. So, nagtanong ako dun sa mga kasamaan ko sa work, ano nga ba ang magandang aircon? So, sabi nila, wag daw akong bibili ng hindi inverter. Kasi talagang malakas sa kuryente. So, yun yung una kong hinanap. And then, yung mga mga brand. So, yun nga yung nag-canvas ako. So, yung mga brand naman na leading, sinerch ko din online, sinerch ko din sa mga Googles, parang may mga comment din na yun nga, na hindi malakas lumamig, parang may mga comment na maingay, ganun. Yun nga yung one of the experience ng kapatid ko, leading brand yung kanya, pero nasira din naman agad. So, yun dun sa ginagamit nga doon sa work namin, leading brand, so hindi naman din ganun kalakas lumamig. So, yun, nag-search ako, so na-click ko nga yung American Home na may nag-comment dun sa, parang sa online, ano yun, online shopping yon. So sabi nga niya na, at saka nag-search din ako, mayroon din sa YouTube na ganun nga yung gamit niya, malakas lumamig, na mababa rin naman yung kanyang kuryente, non-inverter pa yung ginagamit niya. So yun yung mga naging ano ko na guide para bumili ng aircon. So ilang tindahan yung pinuntahan ko, siguro mga 1, 2, 3, 4, mga 5
lima, bukod pa yun sa mga tinawagan ko na tinawagan ko na mga store. So, merong mga store na mura siya, pero napakalayo naman dito sa amin. So, hindi kakayanin ng sasakyan doon. Magbabayad din ako ng service. So, parang ganun din. So, eto, parang mas mura doon sa SM. Kinumpara ko kasi yung mga tindahan ko na, yung mga store na pinuntahan ko, mura ng mura sa SM. Merong sale ang SM na hindi sale sa ibang ano store. Merong brand na ang SM na malaki ang kamurahan nila. So kumpara dun sa ibang ano ibang store, kaya lalo na pag sale ang SM, talagang sale sila. Pero doon sa ibang store ng appliances, hindi sila sale. So tatanungin ko, hindi sale sa inyo yan? Hindi daw. Pero doon sa ano, sa SM, ongoing na sale. So yun yung mga isang naging guide ko sa pagbili ng aircon. And then yun syempre yung presyo. Yung presyo nung aabot yung budget ko, na kasi yung mga leading brand talaga, talagang super mahal na ano, na tawag dito presyo. Pero hindi kasi sila inverter. So ang gusto ko nga mabili inverter, kaya yun yung napili ko, yung American Home. So sana maging maganda yung ano, yung mga function niya hanggang sa ito yung ginagamit na namin ng ilang gabi. Wala pa naman ako nagiging problema. So kung may mga comment kayo or gustong i-share, i-comment nyo lang po sa ibaba para maging guide naman ng iba na gustong bumili ng aircon. So open yung ating comment kung ano yung mga any comment nyo na experience nyo sa American Home. So yung sa anak ko, padating pa lang, so pipikapin pa namin. Hindi ko alam kung kailan iaano ng SM kasi naubos nga yung stock nila ng American Home. So siguro mabili, kasi nung nakaupo din ako sa SM, yung washing machine nila, ilan yung inilalabas nung ano, marami rin bumili naman nung ano. So yun, hindi to sponsor, so yun lang yung abot sa budget ko. Hindi to sponsor ng American Home. So yun yung abot sa budget ko, na swak sa budget ko yung American Home na aircon. So dapat ganun tayo pag tayo bibili ng mga gamit or ano, anything na bibili natin, dapat magsa-search muna tayo kung saan tayo makakatipid, kung ano yung mga brand na maganda na ano. Okay, so yung American Home is a local brand, so try lang natin kung anong magiging epekto nung ano. So ngayon, wala naman kaming nagiging problema pa ilang gabi. So kung lamig, talagang malamig, sobrang lamig niya. Kasi naka ano lang siya, yung aming aircon pag naka-auto, automatic siya naghahanap ng lamig. So talagang malamig ang kwarto namin. So yun. So yung anak ko, yun, American Home din yung kanyang binili. So yung mga ibang aircon na ano, na leading brand, parang may mga sister company din siya. Parang may mga sister company din siya ng ano, ng yung mga brand kagaya ng tawag dito, ang Carrier, may bago siyang ano, ka sister brand. So kapag pumunta kayo sa SM, tanong niyo na lang kung ano yung ano, parang sister brand ganun, tapos yung Fujidenso yan, mga kapartner-partner brand ng ano, yung Mabe yan, parang may ano yan ng mga ibang leading brand. So doon talaga nag ano ko, tanong ako isa-isa doon sa tawag dito sa salesman ng SM. So kaya mga ilang araw ako naghanap, ilang oras ako doon sa store bago makaalis, bago ko talaga dinidesisyonan yung kung ano yung talagang gusto kong ano. Eh, pero ang talagang gusto kong biling brand nung ano pa, yung American Home, kasi yung kanyang 1 horsepower, kaya lang ano, manual, non-inverter, is 12,000 lang. So, eh, nung nagtanong nga ako, dapat inverter talaga yung bibilin, kasi nga para tipid sa kuryente. So tignan natin tong darating na bill ko kung magkano yung maidadagdag dun sa aking kuryente. So dapat ganun, compute-compute po tayo, mga nanay. So guys, ayun yung kanyang remote, maliit lang siya. So ayan, siselect ka lang ng auto. Pag sinabing auto, auto yung ano niya, ayan, masyadong ano, hindi ko alam, ayan, auto.
ibig sabihin na siya na yung maghahanap ng room temperature. Pag sinabing cool, and then yan yung malamig, mababa dun sa 24 yung kanyang ano number. So yung dry, ito yung ano, mainit yung kwarto. So kung gusto mong pan, heat, ayan. Yan yung kanyang ano, swing, sleep lock, yung speed. So hindi ko naman pinagpipipindot lahat yan. So basta sinabi lang na ano, pag auto yan, automatic na yon na 8 hours, mamamatay siya. And then, siya na yung naghahanap ng room temperature. So, iyan yung kanyang remote. Iyan, American Home. So, guys, ito, sinindihan namin to ng mga magna 9 o'clock. So, iyan. Iyan yung aming ano. So, talagang malamig siya, guys. So, ngayon, bali siya. So ibig sabihin nung bago ko kasi kung naka ano siya guys, kung naka mode ako, bago ko pa rin siya patayin, ipinapan ko muna siya. So parang yung kasi yung na-practice na practice na natutunan ko doon sa dati kong pinapasukan na huwag biglang papatayin yung aircon. So ayan, kanina naka ano tayo, dry, and then ngayon pinan ko muna siya, maya maya papatayin ko na siya. So ayan. Sa akong magandang comment. So, yan guys. Ayan. Yan. Tulog pa ang mga bulilit ko. So, guys, thank you for watching again. Yun nga guys, kasi yung sa experience ng kapatid ko, kasi one time nagpunta ako sa kanila. So, sabi ko, bakit ang init? Yung pala yung kanyang split type na aircon is nasira. So sabi ko, ano, kabibili lang niyan, sira na kaagad. So one of the leading brand yon ng one of the leading brand ng aircon, nasira na kaagad yung basta mahal yung pyesa, papalitan eh, worth 10k yung pyesa kaagad. Sabi ko, mahal naman, 10k kaagad sira yung pyesa. So sabi ko, split type yon. So sabi ko, mahal naman, grabe, sabi ko ganyan. So ano pa yon, na leading brand pa yon. So, lately lang nito nila napapalitan, kaya nagamit na nila uli. So, may binibigay din sa akin naman na split type na mura, kaso ang mahal naman, installation ano, pinong ano nung magkakabit. So, ang nabasa ko kasi naman, nag-search nga ako, ang problema naman ng mga ganyan na split type, yung mga motherboard. So sabi ko, tinatanong ko yung salesman doon sa SM, kung masira ba ang motherboard niyan, magkano sa tingin mo? So hindi naman niya masagot. Kasi sabi niya, factory ano na yun ma'am, hindi ko na masasagot. So yun nga, kaya nga sabi ko nga, mura nga yung binibigay mong split type, tapos may installation fee. So hindi niya masagot. Eh yun nga yung kako-importante, kasi nag-search nga ako, sabi ko na madaling masisira yung mga motherboard ng split type.
So sabi ko, eh hindi naman sasuwak din sa budget ko yun. Kaya hindi din yung kinuha ko. Parang yun yung mga nagiging complain ng split type, sa loob naglilik yung tubig. So yun guys, isa sa mga na-search ko bago ako talaga nag-decide na makabili ng aircon. So I hope na itong video na ito ay maka-inspired sa inyo, makatulong sa inyo sa kung mga nagde-decide ngayon na bumili ng mga aircon. So yun, search lang tayo, tanong tayo ng mga ilang appliances store, tawag tayo, ganun. So kung di tayo makakapunta, tawag, search. So para makaano tayo kung ano talagang brand yung mabibili natin na swak sa budget na matibay naman. So I hope na itong video na ito ay maka-inspired sa inyo. So don't forget po to like and subscribe to my channel, and I hope na ma-share nyo itong video na ito sa mga gustong bumili ng aircon. So God bless po sa ating lahat. Thank you for watching.